Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother Arnie Dimasangal ng CRC Kabuyao Daughter Church. Samahan niyo po kami sa pangnilay-nilay ng salita ng Diyos. Dito po sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang ating pag-araw-araw ng devosyon ng salita ng Diyos. Ngayon po ay mapapag-aralan at mapapakinggan po natin ang aklat ng Henesis chapter 39 verse 19 hanggang 23 na pinangamagatan Joseph sent to prison. Bago po tayo magsimula, tumako muna tayo sa maikling panalangin. Panginoon, magpalat dakila sa lahat. Maraming salamat po sa panibagong umaga na binigay mo sa amin. Labis po namin pasasalamat sa inyong walang hanggang pagkalinga at biyaya na ipinagkaloob niyo sa amin. Dalangin po namin gabayan niyo po kami sa araw-araw na ito. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kalugaran niyo. Ihanda niyo po aming pag-iisip at pagtanggap ng inyong aral upang lalo po naming maunawaan ang iyong mga salita sa umaga na ito. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ibabasa sa Henesis chapter 39 verse 19 hanggang 23. 19, nagalit si Potiphar nang marinig sinabi ng asawa. 20, kaya ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggo ng tauhan ng paraon. 21, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. 22, si Jose ay ginawa niyang tagamamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. 23, hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Dumating ang sandali pinagnasaan ng asawa ni Potiphar, si Jose, dahil si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Ngunit siya ay tinanggihan ni Jose dahil hindi niya kaya magtaksil at magkasala sa Diyos. Dahil dito ay gumawa siya ng kasinungalingan at maling akusasyon laban kay Jose. Sinabi nito sa kanya ng asawa na siya ay pinagtangka ang pagsamantalahan ni Jose. Nang marinig ni Potiphar ang sinabi ng kanyang asawa, ay agad itong nagalit kay Jose. Naniwala siya sa kasinungalingan ng kanyang asawa, kaya pinahuli siya at ipinabilanggo ni Potiphar si Jose. At si Jose na ay nakulong kahit walang kasalanan. Ngunit siya ay hindi nagreklamo dahil alam niya kasama niya ang Panginoon. Nang siya ay nagnasa kulungan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nalaman ng tagamagbantay ng kulungan na kapagkakatiwalaan si Jose. Ito ay naging mabait kay Jose. Si Jose ay ginawang tagapamahala ng bilangguan. Pinagkatiwalaan ng bantay si Jose sa lahat ng pagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Matapagkumpayan niya ni Jose ang anumang pagsubok sa kanyang hinaharap sapagkat kasama niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Naging tapat si Jose sa Diyos at ang Diyos naman ay hindi siya iniwan o pinabayaan. Sa ating pagtatapos, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po at sinamahan niyo po ang isa aming pagtipon-tipon. Salamat din po sa umagang ito na pinuspos niyo po kami sa inyong mga aral at salita. Papasalamat po kami ng paggabay, pangunguna sa inyo sa aming umagang ito. Nawa po ay nagamit namin ang aming mga natutunan, pagpapalaganap ng iyong salita. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama-sama sa amin umagang ito. Inaanyayahan po namin kayo makinig sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Maraming pong salamat po.